So, good morning guys, no? Araw po ng Huwebes yata ngayon, no? Kasi nga may training yung mga club. So, as usual, di pa rin tayo nakapaglaro, guys, no? Namumuti na yung balbas natin. Hindi pa rin tayo nakapaglaro. So, again, ilalagay ko yung magic pangkong ko, yung pangharang ko, no? At aakatin muna natin yung ating mga kalapate. Ano po yun? Palon. Sige, sige. So guys, nandito na tayo sa taas, no? Sisingit lang tayo ng oras kasi magkukan tayo, no? Bante. Sinisita nga tayo ni Commander. At aakit na nga ako. So una kong papakainin yung lovebird natin, no? So natutuwa tayo at nakapagpaanak tayo ng African lovebird. Kaso isa lang guys, nabugok. Wala yung itlog. So ayun yung itlog guys, oh. Tinira na naman nung kwan, no? Daga, no? May daga kasi rito. So natutuwa ako, ano? Dahil yun nga, nakapagpakuan tayo ng African lovebird. Kaso nga lang, isang piraso lang, no? Nakita ko na kagabi. So for the meantime, yung mga kalapati natin guys, ganun. Kapakawala tayo. Kaso nga lang yung mga kuy. May dagit na naman guys yung kapitbahay ko. Ayun, nandiyan. Hindi makita eh. So puro puti po ang kalapati niyan. Kapag may humalong iba, no? O ibang kulay, ibig sabihin eh may dagit guys. So papakawalan natin 'to. Tingnan na muna. Ano ba papakawalan natin? Kasi so naninibago-bago sila, no? Pagkakuan, no? So ayan. Papatukwa rin tayo ng papatukwa rin tayo guys ng mga inakay natin ng kalapate. So ayan. So guys, pag may painakay kayo, huwag niyo pabayaan sa patuka, no? Tsaka of course, sabi ko nga sa inyo, pagka 7, no? 7 days to 8 days, pwede niyo na silang bigyan ng vitamins, no? Para mas maganda, no? Mas maganda yung nila, yung health nila, no? Tapos itigyan niyo after 1 month, no? So, pero kung mapera nga kayong sadya, tuloy-tuloy niyo na, no? Para mas maganda. Pero mas maganda guys na inukan nyo, no? Tinitigil nyo yan after 1 month. Kasi pangit din naman na talagang masanay yung may inyong mga kalapati sa vitamins. At doon na lang po sila asa, no? So pagdating po sa recovery nyan, medyo mahina po yan. Kasi nga yung kanila, yung vitamins nila, no? So napakahirap po talaga pagka ikaw ay may mga inakay sa kaya po nga napakagastos po, no? Napakagastos. So kailangan lang naman din kasi kun eh maging malusog sila, no? Yun ang pinukan natin, no? Yun ang dapat natin gawin, no? Ayan, naglabasan na yung may lumabas na sa ating mga kalapate. Ayan na. Lumabas na si Nakidlar. Ayan. So, ngayon guys, mahina sila kumain. No? Mahina sila kumain yung mga kalapate ngayon siguro sa lamig. Nag-a-adjust sila. Ayan. So, malaki na rin yung inakay nito. So, ayan. Malaki na. So, tapos bigay ng tubig, of course tubig. So bibigay tayo ng konting patuka guys para masanay sila, no? Isang tip ko sa inyo yan. Kunyari may mga young bird kayo, magbigay kayo, kunyari pinakakawalan nyo sila, bibigay kayo ng patuka, no? Bibigay kayo ng patuka.
yung konti lang, no? Para tawag nito, masanay sila sa ganyang sistema. Alam nila pagka tinawag niyo sila, makakatuka sila. Ngayon, wag niyo po silang kukunin, ano 'yun, bubusugin, no? Pero ang kagandahan niyan, guys, no, pagka-remondahin yung mga kalapati, no, ulit ko, ang kagandahan niyan, guys, pagka-remondahin yung mga kalapati na merong laman yung kanilang butse, kahit konting-konti, tumatagal po yan. Napakatagal po naman. So, yung dapat ipakain sa kanila. So, sa akin, guys, meron po tayong discarte dyan, no? Para tumagal, lumipad yung kalapate sa taas. At syempre, kanya-kanya naman yan, no? So, bibigyan ko rin kayo ng tip dyan, no? Kung paano, kwan, no? Tatatagal talaga sa lipa rin yung mga kalapate. At talagang ginagawa ko yan, guys. Kaso nga lang, mahirap din, no? Kasi nga pagka minsan gusto ko silang papasukin dahil yun nga, delikado doon sa poste, tumatambay po sila kasi nga, meron po silang kahit papano, may konti po silang laman sa butse. Yun po ang mahirap kasi doon, yung diskarte. No, kaya nga ako, sa totoo lang, guys, siyempre, no, very concerned ako sa aking mga alaga kapag ganyan, no, kapag ganyan na may mga nadadali, no, na walang kalaban-laban, ang hinayang talaga ako yung sipan, ayaw pa lumabas. So, napakalamig po ng panahon ngayon, no, so kailangan may vitamin C yung ating mga alaga. So, manghihingi ako yun sa kapabahay. So, yung tubig ko, guys, no, nakakuan yan. Yan. So, guys, kagahapon, no, talagang maalat ako sa mga anak na to. Nabagsak ko yung kanila. Nabagsak po yung itlog nila. Talagang busit na busit talaga ako. Sabi ko, bakit? Anak ng toko, sabi ko. Napakahirap-hirap na hirap ako, guys, no? Nagsimilya. Hirap na hirap ako. Masakit pa yung paa mo. Ayan, nahuli pa ng kwan, no? Nahuli pa ng pantrap ko sa daga. Ito, yung babae, oh. Ayan, no? Maga, tuloy yung paa. Yun, oh. Maga, no? Hirap na hirap ako niyan, ibagsak po yung kwan, itlog nila basag, no, mainakay, no, talagang kwan, no, ngayon hindi ko siya siguro pakakawalan, no. Diyan muna kayo, kasi masakit yung paa mo, no. So, bibigyan ko lang ng tubig to, guys, ha, yung inakay natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pwede magtagal dito. Bigyan din natin sila ng vitamins, no? So, sa akin, guys, hindi ko talaga nawawala ito, itong calcium, no? Binibigyan ko talaga sila. So, para yung mga buto nila lumaki. No? At, ayan na, guys, oh. Healthy na yung mga ina kayo. Gaganda, oh. So, 1 week na lang ito, no? Pwede na silang makuha. So, naka-superset to ng WPFC. So, sana makapaglaro na ako, guys, para gustong-gusto ko talaga mag-champion. Gusto ko talaga, guys, no? At gusto ko talagang ulitin yung mga champion ko, no? So, gusto ko magka-trophy. Alam nyo ba, yung mahirap yung nag-champion na wala man lang trophy kahit isa na maipakita. Pero alam naman, no, mga nakalaban natin na siyempre, mahirap din tayo kalaban pagdating sa ibon, no? So, ayan. So, ang problema, hindi ako makalaro ng maayos. Pero lalaro talaga ako dahil gusto ko talaga mag-champion. No? Ayan.
So, bibigyan natin ng kwan si Miracle, no? Si Miracle, guys. Inarbor ng tropa natin na si Gibo Brena kasi nga talagang sa totoo lang, no? Si Miracle ito. Hindi ito si Kwanto, anak ko ni Wigo. No, si Wigo. Si Wigo, no? Ayan. Si Wigo, So, wala pa akong line ni Wigo na lalaki. So, ito. So, na-arbor, no? In-arbor sa akin ng tropa natin. So, ito na. Ito na, si Miracle. Go, guys, no? Si Miracle, oh. Ganda-ganda na, oh. Oh, ganda-ganda. Black blue bar. No? So, yan. Talagang nagpilit siya. No? Nagpilit siya talagang mabuhay. No, yan, oh. Ganda-ganda, oh. So, hindi siya kalaki ang ibon, guys. No? Maliit lang siya. So, hindi naman siya nabansot kasi nga alagang-alaga naman natin sa patoka yung mga ibon natin, lalong-lalo na pag nag-inom. So, pag nahawakan nyo nga yung breeder ko, talagang nga, talaki. No? So, yan. So, sana ngayon, pagka ang problema ngayon, guys, ngayon na parang ito, malamig ang panahon, yung pangingitlog ng ating mga kalapate, humihinto po yan. No. So, 'yan ang problema natin, no. So, kahit speaking, no, dito. So, ito ang kayo pakakawalan ko ngayon, ha. Pakakawalan kita ngayon. Kailangan mag-upload ka na. Magbibigay tayo ng bibigay ako ng vitamins sa ating mga dalawang vitamins. Labas natin tatlo. Ito. Kailangan, guys, makuwang kayo, no? Mapag-obserba kayo sa mga alaga ninyo, no? Talagang kahit papaano, bigyan nyo po sila ng oras ng time. So, kukuhanin natin si tapos na, no? So mamaya pa tayo magpapa yun, nandun na sa labas yung ating mga kalapate. Mamaya na tayo, guys, magpapatuka. So ang pagpapatuka natin, of course, alas 3 ng hapon, no? So kwarta din tayo mga pinagbinigyan natin ng patuka at saka vitamins yung mga inahay, no? Para maging healthy sila. So ano pa ang gusto ko lang sabi sa inyo na syempre, of course, alagaan nyo mabuti yung mga kalapati, lalong-lalo na sa oras ng karera kasi napaka-importante po yan, yung tutok, no? Yung tutok, no? Kasi kung hindi nyo tututukan yung inyong mga kalapati o kumbaga parang babaliwalain nyo lang, sasabihin nyo kaya nila, yaang-yaka nila iliparan. So, wag po kayo ganun, magpakakampante, no? So wag po kayo magpakakampante kasi nga yung mga kalaban ninyo kasi gustong-gusto rin nilang manalo, no? Of course, kailangan ganun din kayo.
no, yung discarte ninyo, talagang mas doblehin niyo pa yung effort ninyo, kasi marami po kayong mga magagaling na kwan, no? Yung iba nga dyan, kumukuha pa ng lupad para talagang matutukan yung mga kalapate nila. So may mga sikreto po yan, at sa akin naman, no, lahat naman ng naturuan ko, nabahagian ko ng aking knowledge dito sa pagkakalapate, at nasunod yung gusto ko. So hindi naman po ako napahiya, guys, no, at talagang yung kalapate nila, sabi nga nila, may kakambyo pa, no, meron pang so talagang bukod doon, talagang may overall champion, guys, no. Hindi ko tinataas yung foot natin, no, yung bangko natin o yung ihi natin, hindi ko naman kasi kinuha niyan, kumbaga sinasabi ko lang yan dahil gusto ko na manalo kayo lahat, yung mga nakikinig sa akin dito sa ating pagbablog, kaya binibigyan ko po kayo nung hindi po ako nananawa. So may kalapati, guys, oh, kali po yan sa liparan, ayun, oh, ayun, oh, ayun, oh, luck check. Pero kalapati ko ba to? Oh, kalapati ko nga. So ayun, naglalaro, naglalaro pa sila sa taas, umangat sila ng gusto, no? So gusto ko talaga manalo kayo, guys, yung tinuturo natin dito. Akala nyo biro-biro lang, no, yung sinasabi ko sa inyo, pero yan po talaga ang katotohanan, no. So alagaan nyo mabuti yung mga kalapate. So sa sistema, andyan na po lahat ng sistema. So sabi ko nga sa inyo, ang key para manalo kayo, of course, kailangan na kailangan ninyo yung observation ninyo, no. Kung hindi nyo maobserbahan yan, kung wala kayong oras, wala kayong time, no. Kung wala kayong time na kumakarera kayo, so binabaliwala nyo dahil malapit o healthy yung ibon nyo, kaya ng ibon nyo. Hindi po ganun, no. Kailangan kuwang kayo, no. Very handful kayo, no. Yung talagang wag pa kayong mag, sinasabi ko nga, wag kayong magpakampante, kasi nga mas dinendo nino doble ng kalaban nyo yung effort nila para sila din po ay manalo. So ang gagawin mo lang, no, ang pinakasusi na talaga yung observation, no, para at least alam mo yung dapat mong gawin, no. So sabi ko nga sa inyo, pwede kayo magtanong, mag-open na forum tayo, topic tayo, pwede niyo akong tawagan, PM. So para masagot natin yan, yung mga tanong ninyo. So binibigay ko naman sa inyo yung dapat niyong gawin, at masisigurado ko sa inyo na yung sinasabi ko sa inyo ay totoo, kasi naranasan ko yan at nakita ko sa dalawang mata ko, no. So base sa obserbasyon ko, no, hindi naman ako sinasabing perpekto o kung ano, no, magaling, no. Pero sabi ko nga sa inyo, noon pa nakakapagpauwi na ako ng dulo, tapos yung pagbabalik ko nga, no, eh talagang kinuha ko na. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi nga sana ako magkakalapat, eh, nasa manok-manok ako, eh, dahil mas gusto ko yung manok dahil mas malaki ang napipera ko dyan. Kaso nga lang, hindi na nga po ako makalis, pinalo po ako ng Panginoon, no? So be the glory, ano, ang may taas lang ang pangalan ng Panginoon, at ako'y nagpapasalamat dahil buhay pa ako hanggang ngayon at nakakapag-share sa inyo about sa kalapate, no. As long, sabi ko nga sa inyo, lalo-lalo na yan, pinakita ko sa inyo yung mga inakay, simula pagka kayo po ay lalaro ng racing pigeon, kailangan more than 1 month to 2 months yung pagkukondisyon nyo ng breeder, no. Pagkatapos, wag po kayo maniniwala kasi nasabi na iba, pag nangitlog, itapon, no, kasi nga hindi tayo sigurado kung yun ang kwan. Hindi po ganon. Kung sino po yung tumira o kumasta doon sa babae, sa kalapate, yun po yung lalabas na sinilya. So wag nyo itatapon yung pinakaunang itlog, dahil yan po yung pinaka-importante. Yan po yung pinaka kukuhanin nyo na karapat dapat na ilalaro nyo. Kasi paano? Bakit? Anong dahilan? Kasi nandun lahat yung inipon mo na sustansya sa loob ng dalawang buwan, nandun sa isang itlog. So yung pangalawa, the second na lang. So hindi ko rin masasabi na may papanalo mo, pero yung pinaka-healthy anak nandun, no? Yun po yung key. Pwede rin yung kuhanin yung hanggang pangalawang anak, no? Pero mas maganda, discarte ninyo, paitlogin ninyo, sitter ninyo, yaya, tapos paitlogin ninyo, o sila na
susubo nun, no? Tapos yung unang itlog, payaya nyo para magdalawa. Ngayon, pwede rin naman na dalawa sitter nyo, dalawang itlog magkasabay, payaya nyo, patas yung pangatlo, pasubukan nyo sa kanila, no? So, lalong pagka naglalaro kayo guys, huwag nyo gagawin na kayo po yung magsusubo sa inyong kalapate. O yung sinasabi nyo, puputputin ninyo, kayo po yung maghahantid sa inyong mga kalapate. Huwag na huwag guys. Pabayaan nyo na yung magulang nila ang magsusubo para mapanatili natin healthy. Kasi may kwan po yan, may chemicals po yan guys. Kita nyo yung mga bata na lumalaki sa daddy ng ina, no? Sa ating mga tao, malalakas po sila, hindi po sila sakitin, no? The same din sa mga alaga natin, mga kalapate guys, no? So sana nakakuha na naman kayo ng tip, no? Huwag kayo dede-dede guys pag matanda na kayo, no? Wala na kayong madedede. So so God bless you at nagkukampa, nagka-rumoronda pa yung mga alaga nating kalapate. So ayun pa yung lima. So wala yung isa, no? Hindi ko nakita yung isa. Ah, ayun. Ah, yun yung dalawa. Nakadapod doon sa poste. So ngayon, mahina po talaga kumain yung mga kalapate. Huwag po kayong magtataka, no? Na yung mga kalapate nyo walang gana kumain, no? So bawas-bawas lang kayo dahil nga medyo nag-adjust yung panahon, lumamig. Siyempre yung panunaw nila kahit sa atin mga tao guys, pag malamig, no, matagal tayong magutom, no? So see you next vlog guys. God bless you, God bless you. Nasa taas pa rin yung kalapate natin. Ayun! Ayun! Malis na yung lima, no? So nakukuhan sila pagka hindi ko sila pinakawalan. Nalulungkot sila, no? Kaya pakakawalan natin sila. So umiiwas lang talaga ako rito. Ayun, no? Kalapate natin. Kaganina pa yan, no? Kulang-kulang isang oras na yan. Pero hindi pa ako masaya dyan. Kulang-kulang isang oras. Hindi pa ako masaya. Sa akin, masaya na ako basta nakikita ko sila. Na healthy, healthy, healthy. Ano? God bless you.